welcome to Master 21 Vlogs. By the way, my name is Mitch. And for today's video, guys, ay ituturo ko sa inyo yung about sa short sampling sa YouTube. So, guys, kung bago ka pala sa akin channel, huwag mo kalimutan na i-like, subscribe, comment down below, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video upload ko sa aking channel. So, guys, itong mga video na to ay pakakatulong po ito sa inyong mga channel at silipin nyo na lang po sa aking YouTube channel para ito po ay inyong matutunan. So, with further ado, guys, let's begin our tutorial. So, guys, pasensya na kayo ngayon sa aking boses at ako ay medyo paus ngayon. So, guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na short sampling na makikita nyo po ito sa inyong mga YouTube channel kapag kayo po ay nag-upload ng inyong mga video or kapag ka na-upload nyo na sa, itong, sa inyong mga channel yung mga video, ay pwede nyo pong ma-edit ito, itong short sampling na to. So, dati ang tawag dito, guys, ay short permission, pero ngayon pinalitan na nila naging short sampling na. So, ang ibig sabihin nito, guys, ay inaalaw mo yung mga tao na kumuha ng maikling parte ng iyong video kapag kinilig mo po yung allow people to sample this content. So guys, choice nyo po yan kung i-allow nyo po yung mga ibang content creator na kumuha po ng maikling part ng inyong mga video para i-upload din po nila iyon sa kanilang mga channel. Nasa sa inyo po yung guys, i-click nyo lang po yung box na to kung gusto nyo pong i-allow sila. Kung ayaw nyo naman po guys ay i-uncheck nyo po yung box na to kasi automatic po na naka-check po yung box na yan once po na nag-upload po kayo ng video sa inyong mga YouTube channel. So, kailangan po kung sakali po na hindi nyo po sila i-allow at gusto nyo po na tanggalin yung check na yon ay kailangan nyo po itong i-edit sa inyong mga YouTube channel. And yun nga guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-bulk edit at kung paano siya i-edit once po na nag-upload po kayo ng inyong mga vlog or mga video sa inyong mga channel. So guys, i-open na natin yung ating mga YouTube channel. And then, i-click po natin dito yung YouTube Studio. Then, pagka-click natin sa YouTube Studio, guys, sa may dashboard po nito, may makikita po kayong content dyan sa gilid. Yun po yung inyong i-click para mapunta po tayo dun sa edit ng ating mga video. So, i-click nyo po dito yung content. Nasa gilid lang po yan. Sundan nyo lang po, guys, yung pinaka-arrow ng aking cursor. Yan po yung magiging base nyo para po masundan nyo po ako paano ko po ito ginagawa para mailagay nyo po ito sa inyong mga channel. Then, click nyo po yung parang pencil dyan na edit. So, kung gusto nyo po na one by one, guys, yun po yung una nyong gagawin. And then, may makikita po kayo dito na show more. Minsan po, pag naklik na po natin tong show more, ang nakalagay na po dyan ay show less. So, kapag hindi pa po natin nakiklik yung show more, ikiklik po natin yun. Then, sa pinakababang baba po, nandun po nakalagay yung short sampling. So, guys, pag nakita nyo na yung short sampling, depende na po yan sa inyo, guys, kung i-uncheck nyo po ba or i-check nyo po yung short sampling na yan bago nyo po ito i-save. So, sa akin, guys, lahat po ng mga video ko ay in-uncheck ko po yung allow kasi gusto ko po na ako lang yung gagamit ng video ko at wala na pong iba. So, depende talaga yan sa inyo, guys, kung ano po yung gusto nyong gawin dun sa in-upload nyo po na video. Kung ayaw nyo po na kunan ng ibang mga short clips video yung inyong mga vlogs, ay huwag nyo pong i-check yung allow. Allow people sampling to use this content. So, syempre, guys, so sa dami ng ating mga video, mahirap nang mag-edit ng paisa-isa. So, kailangan natin siyang i-bulk edit. So, ngayon, paano natin siya i-bulk edit? So, babalik ulit po tayo dun sa may ating content. Ikiklik po natin dito yung video. Nakikita nyo po dyan yung video box. So, ikiklik po natin yan, guys. So, guys, itong pag-click natin sa video na to, per page lang po to, hindi po to yung pangkalahatan. So, per page nyo po siya i-edit lahat. So, pagkatapos ito, guys, i-click na po natin yung short sampling. Dito naman po sa short sampling, kayo na po magde-decision, guys, kung i-uncheck nyo ba siya or i-check nyo po yan. Kung i-allow nyo po na makuha po kayo ng short clips video or hindi po kayo makuhaan ng short clip video. Depende na yan sa inyo, guys. Bago nyo po i-update yung video na to, guys, ay pag-isipan nyo muna po mabuti kung ano po yung gagawin ninyo, kung i-check nyo ba siya or i-uncheck. So, pagkatapos ito, guys, ay i-update nyo na po siya para
update po lahat ng video ninyo sa per page. So, bali po yung per page nito, guys, ay 30 na video po yan. So, pagkatapos ito, guys, pagkatapos nyo po ma-update, saka po kayo pupunta sa kabila po na page bago nyo po i-update yung panibago nyo po ulit na mga video. Due to bulk video nga yung ating in-update, medyo matagal-tagal po yung updating nito, guys. Pero hindi naman sobrang tagal, medyo lang, guys. Kasi, syempre sa dami po ng video na yan, 30 po yan bago siya mag-update sa panibagong page na naman. So, yun nga, guys. Tiyaga-tiyaga lang na mag-update kung madami po kayong in-upload na video sa inyong mga channel. Ang importante lang nito, guys, alam nyo na po kung ano po yung short sampling na ini-inform ko po sa inyo para meron po kayong idea kapag kayo ay mag-upload ng video ay i-double check nyo na po agad yun, guys, para hindi po kayo makuha ng mga short clips video. Pero kung gusto nyo naman, guys, ay pwede naman po nyo i-allow. So, huwag nyo na po siyang i-uncheck. Pabayaan nyo lang po siyang naka-check. Depende po talaga sa inyo yan, guys, kung ano po yung gusto nyo pong mangyari dun sa video na yon. So, hindi naman siya malaking parte ng video na kukunin dun sa video ninyo, ay iyon po ay maliit lang naman po, guys. So, yan na, guys, nag-update na yung ating mga nilagay sa ating video. So, ngayon naman ay pupunta tayo sa kabilang page. So, kung ano po yung ginawa natin dito sa first page ng ating video, ay ganun naman din po yung gagawin natin sa second page. So, nasa baba lang siya, guys. So, click nyo lang po yung arrow dyan. And then, hanapin nyo po dito ulit yung video box. At ganun po ulit ang gagawin natin ay i-click lang po ulit natin dito yung edit. Then, hahanapin po natin dito yung short sampling bago nyo po siya i-save as update video. So, guys, ganun lang yung gagawin ninyo kapag sobrang dami po kayong video na meron sa inyo pong YouTube channel. That's it for today, guys, and I hope meron po kayo natutunan sa ating tutorial for today. At kung meron pa kayong mga katanungan, guys, ay mag-comment lang po kayo dyan sa comment section dyan sa baba para mapag-aralan po natin yan kung ano man po yung mga itatanong ninyo. At guys, kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mo naman po kalimutan na i-like, subscribe, comment down below, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video vlogs na ilalabas ko sa aking channel. See you, guys, and bye!